Welcome back sa inyo mga Kai's Journey fans. And ito ulit tayo para magbigay uli si Kai ng mga ginagawa namin tuwing wala siyang practice and para sa preparation niya sa kanyang mga games sa B-League at sa upcoming Olympic qualifying tournament come July or August. Kung hindi nyo paalam, nung January 15 lang kami, nag-start itong si Kai, no? At ikatlong buwan pa lang namin na gumagawa ng mga ganitong intervention, nitong mga pag-workout at pagbubuhat. So para dito sa mga sumusubaybay sa Kai's Journey, good vibes lang po tayo and let's all be positive, no? At mas maganda yon, mas masaya yung ganito ginagawa natin. Walang sama ng loob, walang galit or whatever. And let's just enjoy what Kai can do on and off the court. Kasi we're just here to show you kung ano yung mga ginagawa niya during on and off the court. For everybody's information lang po, again ulit, no, na nag-umpisa kami nito ni Kai ng 109 kilograms. And today, as of now, he weighs 112.4 kilograms. So, bumibigat na rin si Kai. And hopefully, makatulong ito sa kanyang paglalaro, lalo sa mga physicality at banggaan against mga import ng kalaban. Pagdating naman sa mga training kagaya ng ganito, pinag-aaralan naming maigi yan ni Kai. Tinitignan namin kung kailan yung mga next schedule games, kung mabigat ba yung practice na ginawa niya. So, marami kaming ginagawang adjustment based dun sa ginagawa niya sa araw na yon sa practice ng basketball at dito sa ginagawa naming strength and conditioning. 8, 2 more man. Good job. We go. Yun. Dikit, sayat mo dyan sa hang. Good job man. Right. Hindi biro-biro itong ginagawa ni Kai, ano po. At marami kaming kinoconsider dito, like yung pagtulog niya, maayos ba? Yung mga pagkain niya, kumakain ba siya on time? Naiinom niya ba yung mga supplements and vitamins niya? Yung soreness ng katawan niya galing sa practice? Yung tiredness, yung pagod? Pati yung willingness to train niya. So lahat come yan, on, idol. Itinatanong ko kay Kai bago ko siya bigyan ng mga ganitong exercises para lang alam ko kung intense or moderate or low intensity ang ibibigay na training ko sa kanya. Alam nyo rin po, as coach nitong si Kai, na-excite pa rin ako eh. Bakit ho ba? Kasi kumbaga sa timba, ano? Yung laman ni Kai na nailalagay natin eh halos wala pa yatang 1/4 eh. At kagaya ng sinabi ko, napakaiksi pa lang ng nagagawa namin. Eh what more kung naka 6 months na kami, 9 months or even a year. At yung pag-mature ng edad ng physical and mental ni Kai, in a year time siguro mas nakakatakot na talaga tong mga ginagawa nito sa paglalaro niya sa loob ng court. Good job, man. So, we hope na enjoy niyo po itong training ni Kai and nabigyan niya po kayo ng kahit papanong kasiyahan sa mga free time niyo at salamat po sa inyong mga suporta. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na gagawin naming video. Have a good day, everyone.